Espiritu Santo. Amen. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, dinadakila at sinasamba. Maraming salamat po sa iyong kagandahang loob, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Minsan pa kami po'y lumalapit at nagpapakumbaba. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin po ninyo ang aming katawan, kaluluwa at espiritu at hugasan kami ng iyong banal na dugo. Maraming salamat po sa masaganang kapatawaran. Pagpalain po ninyo ang kabuuhan ng pagtitipong ito. Samahan po ninyo ang inyo pong lingkod na gagamitin upang ipahayag ang inyong mga salita, pagkalooban ng karunungan at katalinuhan. Pagpalain din ang lahat ng dadalo at ngayong gabi katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa. Aming Ama, inaangkin po. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muukat tahanan, ikaw ang aking Diyos,
ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang, pagkat siya'y tapat, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog, pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente't liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahin ay sasaklulukan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatanghin nila'y kaligtasan. Maaaring ibinit ko ang langit at di pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lubaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salo. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at aligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat, salamat, salamat sa Diyos! Ibigay po natin ang pinakamainam na palakpak para po kay Yahweh El Shaddai. Praise Glory God. To God. Pinagpalang hapon sa iyo. Gaining sa iyo, Sister Brother Mamet. At syempre sa ating mga kapatid, nakasama po natin dito tumugon sa panawagan ni Yahweh El Shaddai. Tayo po ay nasa Tuesday Family Appointment with El Shaddai. Dito po tayo ngayon sa El Shaddai International House of Prayer. At syempre patuloy nating iniimbitahan ang ating mga kapatiran na nasa kanilang tahanan pa dyan sa Paranaque, Pasay, Las Piñas. Pwede pa po kayong pumunta rito upang makiisa sa banal na pagtitipon. Amen. Sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. At Brother Mamet, ngayon po tayo po ay darako na po sa ating pong Eucharistic celebration at ang Mass Presider po natin. Walang iba, Reverend Father Jesus Ariel Oguan, Parish Priest, St. John of the Cross, Parish Pembo, Makati City. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. A blessed day to all of us, brothers and sisters in Christ. Welcome to our Eucharistic celebration, the highest form of worship to God, on this Tuesday in the 8th week in ordinary time. Let's now prepare ourselves and feel the holy presence of our Lord in the Holy Mass. All together, let's sing the entrance hymn. Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant us, O Lord, we pray, that the course of our world may be directed by your peaceful rule, and that your church may rejoice untroubled in her devotion. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated and listen to the word of God. A reading from the first letter of Saint Peter. Beloved,
concerning the salvation of your souls. The prophets who prophesied about the grace that was to be yours searched and investigated it, investigating the time and circumstances that the Spirit of Christ within them indicated, when it testified in advance to the sufferings destined for Christ and the glories to follow them. It was revealed to them that they were serving not themselves, but you, with regard to the things that have now been announced to you by those who preach the good news to you through the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels longed to look. Therefore, gird up the loins of your mind, live soberly, and set your hopes completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Like obedient children, do not act in compliance with the desire of your former ignorance, but as he who called you is holy, be holy yourselves in every aspect of your conduct. For it is written, be holy because I am holy. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord has made known his salvation. Sing to the Lord a new song, for he has done wondrous deeds. His right hand has won victory for him, his holy arm. The Lord has made known his salvation. The Lord has made his salvation known. In the sight of the nations, he has revealed his justice. He has remembered his kindness and his faithfulness toward the house of Israel. The Lord has made known his salvation. All the ends of the earth have seen the salvation by our God. Sing joyful to the Lord, all you lands. Break into song, sing praise. The Lord has made known his salvation. Please rise to honor the Holy Gospel. Reveal to little ones the mysteries of the kingdom. The Lord be with you. And with your spirit. A reading is taken from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Peter began to say to Jesus, "We have given up everything and followed you." Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel, who will not receive 100 times more now in this present age,
houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions and eternal life in the age to come. But many that are first will be last, and the last would be first. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan muli natin ang Panginoong El Shaddai. Yung malakas po, yung malakas. Okay. Kasi ang nakikita ko sa inyo, natutulog na uli. No? Natutulog na. Mga kapatid, akala ko po ang misa doon sa likod, no? Dito pala. At bakit po ako pumunta sa gitna? Dahil yung ambo na yon, nakita ulo ko lang. No? Kasi nung panahon, 'di ba, wala naman amlang yung iniinom namin, wala naman mga empa-empa, 'di ba, kaya hindi tumangkad, no? At walang Easter margarine sa probinsya. Amen. Now, mga kapatid, ang pag-uusapan natin at pagninilay-nilayan natin ay sa Ebanghelyo at sa Gospel. Both readings are sacrifice and giving one's life to Christ. Sakripisyo at pagbibigay ng sarili kay Jesus. Siguro po, parati na po natin naririnig to. No? Parati na. What is sacrifice? Ang tanong ko po, ang pagsasakripisyo ba natin ay katulad ng pagsasakripisyo ni Jesus? Ang pagsasakripisyo ba natin ay katulad sa pagsasakripisyo ni Jesus? Ang pagbibigay natin ba ng ating sarili ay katulad ni Jesus? Yun ang mga tanong na kailangan natin pagnilay-nilayan. Dahil po, marami po tayong pwedeng isacrifice, lalong-lalo na every time we go to this place. No? Sabi ko nga niyan sa iba, pag ako'y kinukuha ng magsalita sa maliliit na kapilya for the El Shaddai, misa ng El Shaddai, huwag niyong gawin, sometimes ginagawa natin consummation ang pagpunta ng ambil. No? Sabi, ay, pupunta na naman. Don't do that. Gawin nating devotion. Dahil ang isang taong may devotion, may sakripisyo at kalakip nito ang pagbibigay ng sarili sa Diyos. Amen? Kaya nga po, natutuwa ako every time na iniimbitahan ako ng beauty kong friend, no, nandito na sa unahan. Wag ko pong sasabihin, no? Sabi niya, Father, pwede ba? Sabi ko, yes, no? Dahil dito naman po talaga ang gusto ko noon, no? Gusto ko, sabi ko, sana makakapagmisa ako diyon sa El Shaddai na yon para makatulong lamang. No? Makatulong sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. No? Ako'y utusan lamang, no? Lahat po tayo utusan. Kung ang bawat isa ay nagtutulungan, makakamit natin ang kaluwalhatian. Hindi pa po ako matagal na pari, bago pa lang akong pari, magna 9 years pa lang ako, no? Pero yung parati ang sinasabi ko, no? Nung I was invited nung gabi na vigil, sabi ko, di ba? Yung may sinabi ako doon sa inyo noon na ang isang taong patuloy na nagpapakumbaba ay patuloy na binibiyayaan ng Diyos. Huwag po nating alisin yon sa buhay natin. Huwag po nating alisin yon. Dahil buhay ang Panginoong El Shaddai. No? Totoo, marami tayong pagsubok. May nararamdaman tayo. Pero pag inilalapit natin at ikinumit natin ang ating sarili sa Diyos, ito'y kumagaan dahil mahal tayo ng Diyos. You cannot bring your iPad in heaven. You cannot bring your cell phone in heaven. You cannot bring your millions in heaven. Your house or heaven, you cannot bring that in heaven. Only your good deeds, what you have done here on earth, you can bring to heaven.
Kaya nga po, sakripisyo. Sakripisyo. Pumupunta tayo every Tuesday or every Saturday man as a sacrifice. Parang alay natin. Kailanman hindi tayo sinabihan at sinumbatan ni Jesus, o binigyan kita ng buhay, bakit mo hindi binabalik sa akin? God never say that. Never say that. Parating sinasabi lang sa atin ng Diyos, ingatan mo ang buhay na ibinigay ko at ipinagkaloob ko sa inyo. Bilang pari, no, alam nyo ba sa pari, sa akala nyo ba sa mga pari, hindi yung kinakabahan pag nagmimisa? Kinakabahan rin yan, no? Pero inihingi ang banal na Espiritu. Pagkatapos nito, sasabihin nyo, padre, pakiulit nga ng homily mo, ay hindi ko na po mauulit yun, no? Dahil yun ang sinasabi ng Espiritu. Sa totoo lang, may nakahanda ako, no? Na, puno ito, ay hindi naman. May nakahanda ako dyan. Pero bakit iba ang lumalabas? Sabi ko, bakit hindi lumalabas yung outline ko? No? Sabi siguro ng Panginoong Asin, Hoy, Father Ariel, hindi yun ang gustong sabihin mo sa mga tao na yun. No? Di ba? Dahil alam natin na nariyan ang Diyos. Naalam natin. Kaya nga sa bawat, no? Nasa ordinaryo na po tayo, right? Nakikita nyo itong basement ng pari, we are in ordinary time. Ang tanong ko po sa inyo, ano ang natutunan natin for 6 days yung Pasko ng pagkabuhay? Ano ang natutunan natin? Sana huwag natin kakalimutan yung mga mensahe ni Jesus nung Pasko ng pagkabuhay. What is the message of Jesus nung Pasko ng pagkabuhay na narinig natin kay Brother Mike? Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. At huwag kayong matakot. Huwag kayong mabalisa. Maipapadala ako sa inyo. Walang iba ang Espiritu sa ito. Palakpakan natin ang Diyos. Huwag po natin kakaligtaan yon. Huwag po natin kakaligtaan. Dahil pag kinalimutan natin yon, babalik tayo sa dati nating pagkabuhay. Ngayong panahong ito, kailangan natin i-maintain our relationship sa kapwa natin, even yung mga ayaw sa atin. Kaya nga po, ang misyon natin ng mga Katoliko, hanapin muli yung mga nawawala at nagwawala sa simbahan. Tama? Oh? Tama hindi? Tama. Yun ang misyon natin, yung nawawala at nagwawala. Pero kung makita tayo sa itsura pa lang natin na katulad kong gwapo, ako, bakit ko po nasasabi ako ang gwapo? Kasi we are the image and likeness of God. Diba? Diba? Sasabihin nyo yan, hindi naman gwapo si Father, ang itim-itim nga eh. No? No? Sana po, no? Ito ang baon parati natin. No? Sa bahay man, sa opisina man, kung saan man tayo itinilaga ng Diyos, isipin natin ang sakripisyo ni Jesus sa atin. Walang iba na gumawa ng lahat si Jesus. Hindi po Jesus Ariel ha, pangalan ko lang ang Jesus, kundi Jesus na Panginoon natin. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin sa ating misyon, no? Araw-araw may misyon tayo. No? Ako kaninang tanghali, tinext ako ng in-charge ng Makati City Hall, Father, pwede pa kapag misa? Sa isip-isip ko lang, sas kung hindi lang ako pari, tatanggihan ko. Kahit may stipend yan. No? Pero hindi pwedeng tanggihan ng pari dahil may mga taong gustong makinig at makikinig para kay Jesus. Amen. Kaya yung mga preacher na narito, huwag kayong mapagod kay hindi kayo pakainin doon sa mga kapilya. Alam ni Father, no? No. Pero alam ko naman, every chapels in parishes that you go, there is always a food
for you. Hindi lang ang pagkain na ibinibigay ng katawan natin, kundi pasalamat kami yung pagkain ng kaluluwa ng mga tao. Marami na po kasi akong napupuntahan ng mga parokya, no? May mga kaibigan ng El Shaddai. Sa totoo lang, may nakikinig sa atin parate. Kung saan man ako, Paco man yun, Pembo man yun, Onyx, basta every time, Father, narinig kita doon nung nagmisa ka. Ay, nakikinig po ba kayo? Oo, Father, parati kami nakikinig. Oh. Sa simpleng salita, nagkaroon ng conversion ang isang tao. Alam niyo po, nagpapakumpisal ako sa Quiapo. Ganun din. Oh. Dahil, di ba, bago kayo pumasok dito, magpapapirma kayo. Di ba? Sabi niya, Father, El Shaddai ako. Sa Paco to, ha? Pwede magpapirma. Mabuti naman. Ah, ganun po ba? Oh, sige, pipirma natin. Oh, samantalang bawal sa Quiapo. Sana. Sabi ko, isuksok niya muna. Isiksik pala, suksok. Isiksik. Bisaya, good, no? Isuksok, isiksik pala yan. Sabi na, no. Sabi, isiksik mo na nandiyan dito. Sister, sabi, sige, Father, paano yung bullpen may isisiksik mo dyan? Anyway, sacrifice in giving ourselves to Christ. No. Giving ourselves to Christ. Pag may problema po tayo, isipin natin si Jesus na nariyan sa atin. The beauty of Christianity is no other than Christ forgive our sins. Yan po ang kagandahan ng Kristyanismo, ng Katoliko. Pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Anumang kasalanan natin, pag maging totoo tayo kay Jesus, maging totoo rin ang Diyos sa atin. Bilang isang pari, parating motto ko sa sarili ko, I am a sinner, but I will strive to become good and a better person and a holy priest someday. Yun po ang sarili ko, motto ko sa sarili ko. Sa Ebanghelyo na sa unang pagbasa, ang Panginoon ay banal. Tayo po ay tinatawag ng Diyos na maging banal dahil mga anak tayo ng Diyos. Purihin at palakpakan natin ang Panginoong El Shaddai. Let us all stand. Aware of the danger in putting our trust in the pleasures of this world, we lift up our hearts and fervent prayer to the Father. In every petition, let our response be, Father, you are our all. Father, you are our all. That the church throughout the world may be an effective sign of the way to everlasting happiness and eternal life, let us pray to the Lord. Father, you are our all. That we may learn to trust in spiritual values which enrich our being and not in material possessions which bring discontent to our souls. Let us pray to the Lord. Father, you are our all. That we may never close our hearts to those in need, but consciously involve ourselves in Christ's work of healing and reconciling. Let us pray to the Lord. Father, you are our all. That the sick and the disabled may experience the Lord's care through the love of their neighbors and friends. Let us pray to the Lord. Father, you are our all. That our deceased relatives and friends may enjoy God's peace in heaven. Let us pray to the Lord.
Father, you are our all. That those who are suffering persecutions in following Jesus and experiencing great trials in life may not lose hope, but instead still believe and trust in love, mercy, and power of God. Let us pray to the Lord. Father, you are our all. That all our personal and special intentions, especially the intentions of our servant leader, Brother Mike Z. Velarde, and our Mass presider, Father Reverend Father Jesus Ariel, may be granted. Let us pray to the Lord. Father, you are our all. Heavenly Father, look with compassion on the needy, enlighten our lives with your truth, and give us the grace to live out the high ideals put before us by your Son Jesus. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated for the preparation of the gifts. Then the word sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of His holy church. O God, who provides gifts to be offered to your name
and count our oblation as signs of our desire to serve you with devotion. We ask of your mercy that what you grant as the source of merit may also help us to attain merit's reward. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For out of compassion for the waywardness that is ours, he humbled himself as was born of the Virgin. And by the passion of the cross, he freed us from ending death. And by rising from the dead, gave us life eternal. And so with the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon like the dewfall, so that may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of a new and eternal covenant, which will pour out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ will be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and all the bishops, and all the clergy, Mike Bilardi our servant leader. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, the martyrs,
And all the saints shall please you throughout the ages. We merit to be co-heirs to eternal life and praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. My dear brothers and sisters, as one community, let us sing to our Father as Jesus Christ have taught us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you, Paul. Peace be with you. Oh,
May the brothers and sisters behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those who called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Nourished by your saving gifts, we beseech your mercy, Lord, that by the same sacrament with which you feed us in the present age, you make us partakers of life eternal. We ask this through Christ our Lord. Amen. And before the final blessing, let's praise and thank Yahweh El Shaddai and our Lord Jesus Christ for giving us this great opportunity to come, join, serve, offer our gifts, and partaking in the Holy Eucharist. Let us praise the Lord. And most of all, let's praise and thank our Lord Jesus Christ for his representative, our Mass Presider. He is a guest priest from St. John of the Cross Parish, Pembo, Makati City. Reverend Father Jesus Ariel Uguan, let us praise the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May Almighty God bless you in his kindness and pour out his saving wisdom upon you, we ask this, through Christ our Lord. Amen. And so you always understand what is good and right, and be found ever hastening along in the path of God's commands, made coerce with the citizens of heaven, we ask this through Christ our Lord. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.